In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. We have a humble God. In Diyos tamo, Diyos siyang mapakumbaba. Minsan, I was called to anoint somebody in a hospital and she was quite old. She's the mother of a very rich woman. However, the mother-in-law of a very rich woman. The son, who is a businessman, had a business trip abroad. So the woman, yung daughter-in-law, manuyang na, siya yung sumundo sa akin sa kumbento para pumunta kami sa hospital to anoint the mother-in-law. Obviously, the mother-in-law is not very rich. The same with the brothers-in-law. But their brother and the mother, sister-in-law, they are the most successful in the family. Parang sa tingin ko, sa kanila sila nagdidepende. Her husband, in a trip abroad, the woman was complaining and she was bragging about her help in their in-laws and all referred to her and dependent upon her. Parang sa sasakyan pa lamang, sinasabi na sa akin, Father, kagabi nga, ako pa yung tinawag para kung saan ospital idadala ang aking mother-in-law. Ako pa ngayon yung kailangan na magdesisyon kung saan siya ospital, kung ICU. At syempre yung gastos, Father, sa amin yan. I felt sad. It's sad to hear her helping her poor relatives and yet complaining and bragging about it. Parang gumagawa siya ng mabuti, pero sabi niya, siyempre dahil mahirap po siya, mother-in-law niya, sila yung tatawag na kung saan siya ospital idadala, kung sinong doktor magkocontact, obviously because they dependent upon her. Nalungkot po ako, kasi ganyan ang ebanghelyo natin ngayon. When you do good, don't talk about it. Don't brag about it. Don't even complain about it. Just do what you have to do. When you are praying, when you are doing charity, and when you are sacrificing like abstinence or when you are magayuno, fasting, you don't have to show it. Jesus had a way of calling them hypocrites. Three times Jesus used the word hypocrite in a very strong way. You know why? Because we have a humble God. Tahimik ang ating Diyos. Mababa ang kalooban ng ating Diyos. Ang Diyos natin wala siyang wang-wang. Parang pag gagawa ng mabuti, nakawang-wang pa. Wala siyang tarpaulin na malaki. Nandun yung picture niya. Di ba yung mga politiko, malapit na yung election, marami na silang picture. Diyan. And pag may project, nandyan yung tsura nila. Ganun din yung mga loud announcements of names. Gusto ma-announce mo ng pangalan. I pray we will be like our God. Maging kalupata sana yung Diyos, King Kababan. Eman kailangan ni Pakit, nabiyasa tamo, maganaka tamo, mga di tamo, sasaup tamo, o may gintang magatagumpe. It will speak for itself. Alam niyo po sa Kapampangan, may term sa mga tao hindi that sanay sa grasya ng buhay. Alam niyo po yung salitang meningga, meningga. Sa Kapampangan yung, alam niyo po yung tingga, yung earring. Yung babae, hindi siya na isa naka-earring na mahal. Yung expression ng matandang Kapampangan, meninggaya. Parang as if hindi siya sanay sa kayamanan, ngayon meron na siyang jewelries, ginaganyan-ganyan yung ulo niya to show off that meron na siyang earring. O in another Kapampangan lingo, street lingo, meniglo.
Meniglo. Para bang ngayon mayaman ka na, yes. Nakakotse ka na, yes. Matagumpay ka na, yes. But they're bragging about it. And maybe from God, a humble God, He must just be smiling. Because there's nothing to prove, actually. Wala naman tayong dapat patunayan sa ibang tao. Yes, shine out. But there's no need to outshine others. Naturally, the light and the grace of God will show forth. Allow the grace of God to shine through you. But it does not matter if your names are mentioned or recognized. Doing good itself is the grace itself. Pag gumawa ka ng kabutihan, yung feeling na gumawa ka ng mabutihan, it feels good already. Tama na yon. That is already the reward of doing good. Don't seek your name to be publicized or to be recognized or to be announced. Naranasan mo ba yung gumawa ka ng kabutihan? Tapos ang sarap-sarap sa kalooban, yun na yun. Doing good itself is the reward itself. Go, feed the hungry. But if you take pictures and post them on social media, then you're feeling and feeling and feeding your ego also. Okay naman ako, alam po, misan, ongoing po yung community pantry natin dito. Kahapon, meron tayong community pantry. Basta may tinanggap tayo dito, in kind or in cash, we convert them, we give them quietly. Kahapon, maybe more than 100 community pantry. We do not announce them. I do not encourage that we put this in this Facebook. I don't encourage that we brag about it. We just do it. Hindi naman galing sa atin yun, di ba? Kaya kung minsan nagpapapicture lang tayo to document and to thank the source. Ito po yung binigay ninyo, binigay na namin. And sometimes yung ibang nagbigay, wag na, Father. At least alam namin, it is already with the community. Good God looks at the heart in Samuel 1 Samuel 16:7. Sabi po dito, but the Lord said to Samuel, do not consider the appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look. People look at the outward appearance, but the Lord looks into the heart. Ang tao, nakikita nila yung nakikita ng mata. Ang Diyos, ang nakikita niya, ang laman ng iyong puso. With holy people, you see them very humble. You see them feeling unworthy before God. Not like in the gospel, where those who are seeking to be recognized in public places, in corners of streets, even in synagogues. Those holy people are so generous without even mentioning it. Those holy people are so kind without even talking about it. Their holiness and their creativity naturally shows forth without catching attention to anyone. This is the sense of the divine. You feel the presence of the Spirit and recognize the holy. Pag may nakikita ka taong mabait, mapagbigay, tumutulong sa sakripisyo, pero mababa ang kalooban. Parang nararanasan mo ang Diyos pag nararanasan mo ang ganitong mga tao. There are different expressions of God's presence, but the soul could acknowledge the Spirit of God when with holy people you experience peace, sense of security and happiness, simple savoring of the moment with the joy of goodness in our midst. Like in the sacrament, we experience God's direct presence and distinct presence in the moment in our life, recognized and celebrated. Naway ang ating pagkatao, kahit hindi natin sinasabi, nararanasan nila ang Diyos sa iyong pagkatao, sa iyong kabutihan, sa iyong pagtulong, sa iyong kabanalan. Pero kailangan, hindi mo man kailangan ipakilala o sabihin ito sa kanila. Even the death of Peter. Peter's death, it was a humble death. Alam niyo po si San Pedro,
nung pinapako siya sa krus, dapat si San Pedro, mamatay siya, papatayin siya. He will be martyred like Jesus. Ipapako siya sa krus, dapat. Kasi sabi niya, we will kill you, we will crucify you the way your master was crucified. And Peter was ready to die for Jesus. Alam niyo po, nung pinakiusap ni Pedro, nung pinapako siya sa krus, pwede po, wag niyo po kong ipako sa krus, kamukha ng aking maestro. I am not worthy to die like my master. I am not worthy to be crucified like my master. Can you crucify me upside down? Nagpapako po siya, nakabaligtad. Mas masakit po yata yun, no? And yet it is in that way up to death, under the death. The crucifixion of Peter was humble enough to say, I'm not worthy to die the way my master died. Let this be our life. Let this be our joy. To be humble because our God is a humble God. Mahirap po ito sa mga Kapampangan. Kasi rin Kapampangan, mayabang lang. But let this be our challenge in our life as Christians. Let us be as humble as our God. May God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.